narito na ang mga nagpampagang balita. Dagupan City Mayor, kauna-unahang alkalde ng Pangasinan na nabakunahan kontra sa COVID-19. City Health Services Office, inimbestigahan ang pagbabakuna sa isang pari sa Baguio City. RT-PCR test result, hahanapin na sa mga papasok at dadaan sa La Union. Pampanga, may bagong isolation facility. COVID-19 survivor na veterano, ibinahagi ang kanyang karanasan ngayong araw ng kagitingan. Doctrine of Last Clear Chance, hatid sa ikaw at ang batas. At resort sa Salcedo, Ilocos Sur, suwak sa mga nature lover. The studio of RNG Luzon. This is Luzon Headlines. Nabakunahan na kontra sa COVID-19 ang mayor ng Dagupan City. Sa buong Pangasinan, siya ang kauna-unahang alkalde na nabakunahan. Ang buong detalye sa report. Kahapon lang ay nabakunahan na kontra sa COVID-19 si Dagupan Mayor Brian Lim. Nangyari ang vaccination sa People's Astrodome. Sinuri muna si Mayor Lim bago tuloy ang binakunahan ng Sinovac. Matapos mabakunahan, inobserbahan ang kalagayan ng alkalde. Yung pagtusok nga kanina, halos wala rin ako naramdaman So wala talaga dapat ikatakot yung ating mga kababayan when it comes to this vaccination program. Base sa advisory na inilabas noong Abril 5, pinayagan ng National COVID-19 Vaccination Operation Center ang mga local chief executives sa mga high-risk at critical areas na magpabakuna. Una rito, sinabi ng Department of Health Region 1 na unti-unti nang tumataas ang kumpiyansa ng mga taga-Region 1 sa pagpapabakuna kontra sa COVID-19. Pero di may kakailang may ilang nag-aalangan pa rin. Bilang pag-promote ng vaccination program natin sa city, I hope that our example today will also be something that will encourage yung buong mga kababayan natin. Even sa medical frontliners kasi mayroon pa rin mga ayaw pa rin magpabakuna, na ituloy na nila yung pagpabakuna para maproteksyonan sila kontra sa COVID-19. Base sa pinakahuling monitoring, aabot na sa 102 ang active cases sa Dagupan City. May posibilidad po na tumaas rin at maging elevated ang kaso ng COVID-19 sa Dagupan City. Ito po ay ang gusto nating iwasan hangga't maaari para po hindi mailagay sa peligro ang ekonomiya ng siyudad at pangkabuhayan ng mga Dagupenyo. Dahil dito, maglalabas ng bagong executive order at panuntunan ang pamahalang lungsod ng Dagupan para mapabagal o mapatigil ang pagkalat ng COVID-19. Inaimbestigahan na ng City Health Services Office ang pagbabakuna sa isang pari sa Baguio City. Magbabalita si Charles Limon. Malinaw sa listahan ng COVID-19 vaccine priority list na dapat maunang bakunahan ang mga nasa A1, A2 at A3 na mga individual. Pero nagtaka ang ilan pagkatapos bakunahan ang isang pari sa Baguio City. Una nang ipinag-utos ni Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang pangyayari kung mayroon bang paglabag sa listahan ng mga priority list. Pero sa isinagawang pag-iimbestiga ng CHSO, lumalabas na nasa priority list ang nasabing pari at walang nangyaring paglabag. Kaya may pari because sila yung mga nagmimisa doon, nagbibigay ng communion at nagbibigay ng last sacrament sa mga pasyente, and they are considered as part of the hospital services. So A1 pa rin yun. Kasama raw sa mga frontliner ang mga chaplain services ng hospital. Yeah, let me explain that. Kasi ang guideline ng DOH, yung health workers na yan, lahat sa facility. So like for example, in the health services office,
hindi lang naman yung mga nurses, midwife, or doktor ang kasama doon. Even our admin are included, our administrative officer, our clerks, even the janitorial and security guards in that facility kasama. So, in line with that, ganun din ang SLU. So, SLU, they have an administrative officer, meron din silang security guard, utility worker, and yung chaplain services nila. Kasama yon. Target ng paggamutan ang 100% vaccination ng mga staff ng hospital. That is our goal. Our goal is to have a 100% vaccine acceptance among the doctors and employees of SLU Hospital of the Sacred Heart. Kasalukuyan nang kinokompleto ng mga paggamutan sa lungsod ang pangalawang dosage ng bakuna sa mga health workers. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ahanapan na rin ng RT-PCR test result ang lahat ng mga papasok at dadaan sa La Union. Ang buong detalye sa report. Simula bukas hanggang Abril 23, hahanapan na ng negative RT-PCR test ang mga papasok sa bayan ng Agoo, Aringay, Naguilian, Luna, Tubao at San Fernando City, La Union. Maging ang mga pupunta sa ibang lalawigan pero dadaan sa mga nasabing bayan na nasa ilalim ng MECQ ay hahanapan na rin ng RT-PCR test result. Base pa sa Executive Order No. 10 ni Governor Pacoy Ortega, istrikto ring ipagbabawal ang pamamasyal sa mga nasabing bayan. Ano man ang pagsubok na ating pagdaanan, alam kong kakayanin natin ito. Samantala, matapos maisailalim sa MECQ ang San Fernando City, agad nagpatawag ng press conference si Acting Mayor Alf Ortega. Inisa-isa ang mga gagawing paghihigpit, gaya na lamang ng activation ng mga checkpoint. Bawal ding bumiyahe ang mga public utility jeepney. Pag nakita natin na bumaba ang cases within the quarantine period sa MECQ, it's a good sign na we can again recommend or to ask from the province and the regional task force na mabalin, itawag tayo pa na ibaba naman ang J-quarantine, community quarantine level tayo into maybe again MGCQ or kung dadaan pa tayo sa GCQ. But then again, it will not be our decision. Pwede pa tayong postponement or cancellation ng public gatherings at sinusunod po natin ang anti-discrimination ordinance ng syudad at lahat po ng paglabag shall be dealt with in accordance with law. Sa buong La Union, ang lungsod ng San Fernando ang pinakahuling naisailalim sa MECQ. Gusto ko pong ipakita sa inyo na nakaka-alarma po yung 53 cases na nangyari po noong March 31 at ang kaso po na naitala po kahapon, which is 113 po. Dahil sa paghihigpit, umaangal ang ilang mga residente, lalo na ang mga no work, no pay. Tiniyak naman ng City Health Office sa publiko na tuloy-tuloy ang pagbabakuna kontra COVID-19 habang ipatutupad ang MECQ sa loob ng 2 linggo. May bago ng isolation facility ang Pampanga. Ilang alkalde na rin ng lalawigan ang positibo sa COVID-19. Magbabalita si Christian Zamora. Higit 150 may mild symptoms ng COVID-19 ang pwedeng tanggapin ng bagong tayong isolation facility sa bayan ng Lubao, Pampanga. Hindi naman ho tayo dihado mga kapampangan para sa ganitong setup compared to other area, pwede ko naman hong pag malaki na ang Kapampangan, mas maganda naman hong katayuan pagdating sa ganitong sitwasyon. Binuksan ito ng pamahalaang panlalawigan para matugunan ang problema sa mga bed capacity at puno ang mga ospital. Sa kabuuan, 5 na ang isolation facilities sa lalawigan kung saan maaaring mag-accommodate ng higit 1,000 pasyente.
Samantala, nagpositibo sa COVID-19 si Arayat Pampanga Mayor Emmanuel Bon Alejandrino. Sa totoo lang po, kahit nagka-COVID si Mayor nyo, at least nagtatrabaho pa rin. Sa katunayan, pinresente ako na po munisipyo natin. So ang papel ko nito, kahit naka-COVID tayo pero okay na, is continuous pa rin ang trabaho natin. Work for on po tayo, okay? Hindi sinabi ng alkalde kung kailan ito nagpositibo at ngayon ay maayos na ang kalagayan at nagtatrabaho sa bahay o work from home. Isinapubliko rin ng alkalde ang mga RT-PCR test results ng kanyang mga anak at apo na kung saan lahat ay negatibo. Bukod kay Alejandrino, una na rin nagpositibo sa COVID-19 ang alkalding si Crisostomo Garbo ng Mabalacat City, Bobong Flores ng Makabebe, Darwin Manalansan ng Florida Blanca at Rene Maglangke ng Bayan ng Candaba. Mula rito sa Pampanga, Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Susunod, kwento ng war veteran na COVID-19 survivor ibabahagi sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Experience ko, may magbigay ng pagkain, prutas through the detailed nurse. Tapos, spiyan pa nila bago ibigay sa amin. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malung werpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kitty Elise. Did you own builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TGHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tinda na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Hear the music of the hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ngayong araw ng kagitingan, ibinahagi ng isang war veteran ang kanyang paglaban sa COVID-19. Ang kwento hatid ni Charles Limon. Bagamat matagal nang nagretiro si Marshall Ginatang mula sa pagsisilbi sa militar at pakikidigma sa mga bandido sa Mindanao, hindi ito nakatakas mula sa panibagong digmaan, ang pakikidigma sa COVID-19. Ayon kay Marshal Ginatang, kung ikukumpara nito ang kanyang karanasan sa pakikidigma sa hulo at sa pakikidigma sa COVID-19, malaki ang diferensya ng dalawa. May experience sa digmaan kaysa digmaan sa COVID, iba. Yung digmaan sa hulo, alam mo kung saan nang gagaling. Yung digmaan dito sa COVID, hindi mo alam. Kahit gaano ka kaingat. Kasi yung kasabay ko dun sa quarantine area, nagre-reklamo. Hindi daw lumalabas sa kwarto, bakit siya nagka-COVID. Sabi ko, hindi ko masasagot yan, manang. Ang sa akin, there's a possibility na ako'y nag-positive. Kasi when they took, nung sinwag nila ako, limang gabi na wala akong tulog, eh medyo ganun. Sabi ko, positive ito, nagkatutuwa nga.
Gayon din na walang magawa ang veterano sa panibagong digmaang nakasangkutan nito kundi mag-antay na lang na gumaling. Pero inside the settlement area, wala kang ginawa kundi matulog naman. Matulog. Tumitigin ka lang dun sa labas kasi bawal umasok. Halimbawa, experience ko, may magbigay ng pagkain, prutas, through the detailed nurse, tapos spiyan pa nila bago ibigay sa amin. Mahirap makonfine sa COVID, pero wala tayong magawa kasi nandun na. Ngunit sa pagiging matatag nito, ay napagtagumpayan niya ang COVID-19. Isa lang si Marshall sa mga veteranong nag-iingat ngayon mula sa COVID-19 dahil na din sa pagiging high risk ng mga ito sa sakit. Nagpapasalamat si Marshall na mula sa kanilang grupo ng mga veterano, wala pa naman sa kanila ang nakakapitan ng sakit maliban sa kanya. Ngayong araw din ng kagitingan, ay inaalala ang kagitingan ng mga veterano ng World War II mula sa Bataan Death March. Ngunit dahil na din sa COVID-19 pandemic, wala munang isinagawang programa ang pamalang lungsod bilang pag-iingat sa sakit. Sa datos ng Philippine Veterans Affairs Office Baguio, may iilan na lang mga veterano ng World War II ang natitira sa Cordillera. Bali, sir, sa CAR, ang World War II veteran natin is 69 na lang po yung living. 69 na lang living. Yes, sir. May payo naman si Marshall sa kanyang mga kapwa veterano ngayong pandemic. Ang payo ko sa mga kabataan, hindi lang sa kabataan, just follow the DOH protocol. Kahit sabi-sabi nila na sumusulot kami, sige, sumulot tayo to avoid. Kung talaga naman na ikaw talaga ay nakahugis na ikaw ay mabibiktima ng COVID-19, kahit gaano ang ingat mo siguro, kahanapin ka ng COVID-19. Pero malakas ang dasal. Ang laban natin sa COVID ay pagdarasal sa Diyos, pananampalataya sa Diyos. At huwag naman tayong pasaway para hindi madagdagan ng problema yung mga nasa DOH. Inaasam ng mga veteranong katulad ni Marshall na ipagpatuloy na pangalagaan ang kalayaang ibinigay ng mga bayani 79 na taon nang nakakaraan para sa kinabukasan ng bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Doon naman tayo sa mga banggaan sa highway, reckless imprudence resulting to damage to property or reckless imprudence resulting to injury or death. In a case where a car hit a bus kasi masyadong mabilis yung kotse at because he could not control the vehicle, sumalpok siya sa isang bus, ayaw magbayad ang isang bus company kasi ang sabi niya, binayulate mo yung last doctrine of last clear chance. Ano ba itong doctrine of last clear chance? Ang sinasabi ng doktrina nito ay whoever was the party who could have prevented the accident is negligent and therefore should be made to pay the damages. So in this case, ang argument ng bus company is ikaw naman yung may kasalanan dahil overspeeding in the highway, nagkaroon ng hindi pag-control sa kotse mo, ikaw yung sumalpok sa akin. So applying that doctrine, ang sinasabi ng bus company dapat hindi yung bus company ang magbayad, dapat yung kotse ang magbayad. However, in this particular case, parang ni-reverse ng Supreme Court yung sarili nila. Kasi sabi nila, pag bus kasi, kailangan extraordinary care ang devotion ng driver
Kaya ang sabi ng Korte Suprema eh, nung nakita niya na masyadong mabilis yung kotse at ina-approach yung lane ng bus, eh dapat umiwas. Umiwas na yung bus para hindi siya masalpok ng kotse. So in this case, ang sabi ng Korte Suprema, ang doctrine of last clear chance eh dapat mag-apply sa bus. Kasi he was supposed to exercise extraordinary care at he had the last chance to prevent a collision, but he did not by standing on his lane. So dapat iniwas niya ang kanyang bus from the incoming motor vehicle para naiwasan yung salpukan. So very clear that yung last clear chance, sabi ng doktrina, pag ikaw ay may pagkakataon na umiwas sa aksidente at hindi mo ginamit yon, then you will be liable for damages or for the injuries or damage to property to the vehicles that is involved in a motor accident. Yeah. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, resort sa Salcedo, Ilocos Sur, swak sa mga nature lover. Pasyalan yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kitty Elise. Kidney transplant na abot kaya. Subok, vitalidad, at sigurado. Sa tulong ng PhilHealth, problema sa bato, normal mo! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Usap-usapan po ngayon ng mga nature lover ang isang resort sa Salcedo, Ilocos Sur. Kung bakit, alamin po natin sa kwento ni Danny Antalan. Kung ang trip mong getaway ay sa lilim ng nakakahalinang nature, mag-enjoy at mag-unwind sa ganda ng kalikasan, mountains, rivers, waterfalls, Baguio Resort ang sagot sa iyong bucket list. Matatagpuan sa Bulala, Salcedo, Ilocos Sur ang Baguio Resort na dati ng patok na destinasyon ay marami nang magpapatunay dito at ngayon mas lalo pang gumanda dahil sa mga bagong amenities na naidagdag nila habang nasa pandemya. Ang lahat dito ay natural. Natural ang pumapalibot na kalikasan. Natural na bukal na pinanggagalingan ng umaagos na tubig at maging ang kuryente ay mula sa solar panel. At ngayon, naghihintay na sa atin ang pools nila na 2 feet, 5 feet, 7 feet, 9 feet na ating paglalanguyan. At dahil mula sa bukal ang tubig, mas malamig at mas malinis. Sabi ni Delia Hieronimo, manager ng Baguio Resort, na ang kaibhan ng resort nila ay dahil nasa gitna ito ng natural environment
may mga bundok, batis, at mga kahoy na magtatanggal sa iyong stress. Kasla nga min sir nga sabsabali dito eh. Mm-hmm. Ado ti kasla kumadag iti nature. Mm-hmm. Nagiti dasidag iti river nga kunada. Iso nga napanunutan ni Mayor May nga ipatakdaran ti resort dito ta sabsabali nga min. Mm-hmm. Nang naroon na sir kat ado ti ka ubog dito eh, spring water nga doon amin ti kwa dito kaubugan ti parte ng amin dito. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang improvements at developments nila sa mga services at amenities. At kahit apektado sila sa kasalukuyang pagsesemento ng kalsada patungo sa resort, dahilan para hindi makapunta ang karamihang kliyente nila, patuloy naman ang pagpapaganda dito. Open pa rin sila mula Lunes hanggang Linggo, ngunit hindi pa sila nag-offer ng overnight. Sabi ni Delia na 70 pesos ang entrance fee at pwede nang mag-enjoy sa lahat ng pools. Oh, maawis kayo apo amin nga may ito'y bago resort. Mayat na ito'y apo ta na iba nga resort na ito'y bago resort. Natural ti danumi, aga po apo ti bantay, awan ti chlorine na tagiti falls, tagiti swimming pool mi. Secured kay apo dito, stress-free. Fresh air, fresh water. So nga, may kayo na apo dito eh. Makakita kayo ti natural, all natural dito yung apo. Nalamis si Danom, tapos everyday kami nga gididrain apo ti swimming pool me, aming ikanti chlorine na. May kayo na apo. Na ma-experience yun dito yung bago resort, Salcedo, Ilocosor. Isang benefits kung bakit kailangan mong pumunta sa bago resort, dahil dito ay stress-free. Sabi ni Delia, gustong-gusto nila ang bago dahil talagang mawawala ang iyong pagka-stress. Daniel Talan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hey guys! Grasya po ito! Lagi ka bang on the go at hanap mo ay balitang sigurado, totoo at walang tinatago? Sa Regional News Group o RNG Luzon, mabilis at accurate na balita, madali niyong ma-access. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing using the hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Huwag kakalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Like, follow, and subscribe ang mga social media accounts ng RNG Luzon.